To be honest, nag-audition talaga ako to be a part of the GMA Artist Center. So, last November, pumunta ako sa GMA nung may karoon sila ng isang audition. Nung pumunta ako sa audition na to, naging pin-experience na ako auto-audition sa acting, sa hosting, sa singing. And nung sinabihan na lang ako, a few months back, natanggap ako sa GMA, na-excited talaga ako. Yung pinakaunang project na nag-guest ako, last movie na nag-take ako for Bobonga. And sobrang bait na lang lahat sa akin. Napapalagod ko dati pa kasi Friday night cabbage ng lahat. And to be a part of it, nag-enjoy ako sa mga kakaibang, yung mga funny skits and gags na ginagawa namin. And may aabangan kayo, kagabi ko lang shoot na very special to the episode. Gusto ko talaga magkatrabaho si Alvin Richards. Sinasabi ko ito dati pa kasi naglalaro din siya ng Rana, ng Ragnarok, sa Mobile Games. Kaya, like to me, isa, parang kaya siya magkatrabaho din. What about the female artist? Si Julie Ann Sanchez. Kasi I really want to perform my drum stage. Nakakasama ko siya before sa mga trainings sa mga workout. Tapos, hindi na ko how passionate she is. Tapos, napakalusan niya na performer. So, kung may opportunity to be with her on stage and to perform, gusto ko siya kasama. Kasama ko sa kaibig na natutunan na si Jack Roberto. Siya pala yung nangyayari na ako. Siya, tapos yung mga kasamahan ko sa Bubblegum. Kapag-tang. Sobrang bait pag-walak na kayo. Sobrang bait nila lahat. Kasi first time ko na nahihilapasan na ako sa kanilang lahat. Pero pagpasok ko pa lang doon, napaka-warm na ng welcome nila sa akin. Tapos, yung mga ginagawa kami yung mga kalawakan doon, yung mga kabaliw-baliw ng mga sayaw. Tapos first time ko na lahat ng mga Bubblegum girls na nanood sa akin. Tapos pinapalakpakan nila ako, nagtatawanan kami kasama yung isa't isa. Tapos sabi ko talaga sa kanila, ano ito ba talaga pag baby? Ang saya-saya. Tapos, na-enjoy ko lang yung company ng mga artists doon. Myrtle, ito pang ilang taong nagkabila ka? Simula nung 2012. For 8 years. 8 years. Would you say na ito bang decision na ito, makagalang ng pinag-utipan? Was it a hard or an easy decision to? Yung pag-iba ko, kaya ito siyang pinag-isipan. Kasi even 2 years ago, may time na nag-consider na ako mag-ibang network. Pero nung time na yon, I felt na I wasn't ready. And yung mahal ko din yung former network ko. Kaya kung mahal ko din yung ABS-CB, kaya hindi ko maiwan din sa in the past. And this time around kasi, nag-isip din ako ng career path for me. And GMA showed me so much. Parang they showed me so much. Pero they really believe in me. And nakita ko from this GG, kay Kuya Darin, kay Miss Kaz, tapos na itong mga tao sa GMA Artist Center, unang tao ko pa lang sa office nila, lahat sila parang napaka-warm na nag-welcome para sa akin na na-excite ko para sa sarili ko na grabe yung tiwala na binibigay nila para sa akin. Big winner ka ang sabi na. So, nung nalaman ba nila na your transfer, hindi ko wala kang offer, wala kang offer, saan ako gusto yung naging pagpapaalam? Nahihiya ko i-disclose yung details, but of course, bilang gano'n talaga ako magsimula, syempre ayaw nila ako umalis. And ako din mismo, upang naloob ko rin sa kanila kung sino si Myrtle Sarrosa way back in 2012 na nakilala nila ako nung nag-audition ako from Iloilo to Bacolod. Tapos nung bigyan nila ako ng iba't ibang mga shows. So, syempre na kailangan ko din talaga magpaalam ng maayos. Kaya ganun katagal yung pagpapaalam ko. Kasi ayaw kong I don't want to step on any toes, I don't want to burn any bridges. I don't want to step ng feelings ng ibang tao. Kasi, grabe din yung love and parang care ko sa mga taong nakatrabaho ko for the past 8 years.
Kaya I wanted to ask for permission na isin sa kanila and really let them go first time. So, why the room? It's a career choice because I really believe na yung puso ko para talaga sa GMA Network. Napasok talaga. Parang, I think that meron tayong mga, mga acts tayo in life na dinaliit talaga para sa yung universe. Parang bigla na lang, hindi mo naman nakalain. Tapos bigla na lang may mga people na dadating sa buhay mo na nag-open bigla ng doors para sa'yo. Kasi dati ko pa siyang naiisip na paano kaya ako mag-explore ako ng other opportunities. Tapos naisip ko pa lang siya, bigla na lang may pinasok si Lord sa akin na tao na nagsabi talaga sa akin na naniwala talaga sa akin na alam mo, naisip kita for here sa GMA and I'm so grateful na God opened doors and allowed me to meet people. And sobrang tamang tao yung mga pinakilala na sa akin to get into GMA. Or last na. So ngayon nasa GMA ka na, ano ang mga looking forward mo ngayon? Ano daw yung mga, may mga pangako ka ba sila sa'yo? Ano yung show ang lalawin mo? Ang image? Since first week ko pa lang, ang dami pa ang hindi ko alam na mangyayari in my career. So I'm just looking forward and I'm excited sa lahat na paparating mga shows na ibibigay nila. Sabi ko sa kanila, hindi ako mapapagod sa work na ibibigay ninyo. Kasi sa na-experience natin eh, yung sobrang dami ng work, tapos hindi naman ng work, tapos may work ulit. So, pag meron ng opportunities na darating sa'yo, sabi ko sa sarili ko na hindi ko to sasayangin, ibabahay ko ito. Tapos I will make sure na yung paniniwala na bibigay nila sa akin, hindi ko sasayangin. Okay, that's the question. Yung isa, may talaga kasi, usap-usapan na yung tungkol sa wellness vibe na gagawin ng GMA. So, kailangan naman namin bilang cosplayer, mga ganyan. So, isa ba to sa mga cover ng GMA sa'yo? Makapalugyo ba namin sa wellness vibe, mga ganyan? Actually, nagulat ako sa balitang boy. Kasi wala ko po talagang confirmed na role na ibibigay para sa akin. And hindi ko alam kung saan ang yung basis na. Pero I did audition for our role sa upcoming TV5 na live action ng GMA. And since super fan naman talaga ako ng Wellness 5, it would be a dream role. Pero ayaw ko naman mag-expect. Ayaw ko muna mag-expect. Gusto ko lang na I did my best and don't see kung sino bibigyan nila. Alam ko na parang mahusay ng mga aktor ang interest na nag-audition for the many roles in the live action. But don't see kung sino bibigyan nila. Nag-audition ako sa GMA. Sinabi talaga nila sa akin, wala po kaming artist na katulad mo na nasa gaming, cosplay, na into hosting, na meron iba't ibang backgrounds. So when they told me that, so they told me, wala na lang dito, parang they see something for me here na pwede kong pasukan. So sabi ko nga, make your own path for yourself. And you're one of the few na kaya ko mag-overtree ko sa kasi. Pero saan mo talaga gusto mag-focus para mas mature na ka? Or you want to be your assessment na mag-overtree? Honestly, gusto mo mag-overtree na mas scatter roles. So, if it's in true fantasy, hindi ko lang ako ng mga confirmed roles. Pero kilala niyo ako off-camera talaga. Ma-ano talaga ako. Proud ilong ko rin talaga ako. Tapos ganito talaga ako magsalita pag outside, pag off-camera. So, I would still like to keep who I am off-camera. Pero pag on-camera, if you're in a role, I will do my best talaga to deliver what they ask for. And lastly, in terms of music, what are your favorites? In terms of music, before nakapagsulat na ako for other artists like Maha, Janeline, so hopefully magkaroon din ako ng opportunity to write music again. And meron din ako mga upcoming concerts, yung Champions for a Cause, meron din yung upcoming concert next week, kasama ko si Jobe. So this is for the benefit of Tal, so ayun, para sa akin naman i-share lang natin yung talent natin and yung opportunity na ako kapag-perform na natin yung people. Are you under any music?
We'll see. Wala pa akong official announcements, pero we'll see. Hindi po siya naging factor in my decision. Like I said, I was auditioning for this back in October, November. Last year pa. Nagkataon lang talaga na parang natagalan yung decision ko to move because I wanted to really talk to everyone involved in my life na para I had to ask for yung proper opinion. So yun, ang tingin nila ba dapat gawin ko in my life? So, nagkataon lang talaga siya. It's just a coincidence, but it's never part of my consideration. Of course, sobrang grateful ko sa Regal Films. Alam mo siya na Mother Lily, actress na talaga yung nagbigay sa amin ng mga top billing roles ko. Pero sa other films naman, sinasabi niyo support, I really believe there's no big or small roles in the films you do. Because if you think na walang may abat yung characters mo, then you're not looking into the work opportunity. So para sa akin, if there's an opportunity and that's the role, you do your best. Pero nakausap ko naman yung management ko and they see that para sa akin. And they told me din na kailangan talaga din namin basahin yung mga scripts before accepting the work. So this time around, we're gonna make sure na align yung mga characters na bibigyan ko para hindi din ko masyado ma-burnout. So, pari artist center na yung mabili sa kanya? Yes, artist center and first for me. Nakudlot lang yung supposed to be magandang project sa iyo kung hanggang talaga ito ng Mario Jane ba? Na medyo sexy sa amin yun. So, tuloy ka pa rin ba sa if ever na mabigyan ka ng magandang project, medyo daily na lang, sexy, okay lang sa iyo. Tuloy ba yung ganyan ng range? Thank you talaga ako kay Dr. Mario kasi he was the person na nagbigay sa akin ng opportunity para maipasok ko ng maayos sa Regal Films. Actually, siya talaga before yung nag-push para sa akin. And dahil sa kanya talaga yung nag-open yung others para sa iba't ibang projects sa Regal. So, utang na loob rin sa kanya. Pero okay ka pa rin sa mga... Yes, okay pa rin ako sa mga... Even yung mga ginagawa ko ngayon, mga guestings, hindi ko naman siya iniisip as caring, but it's roles na you would take because there's a bit of risk. May mga limitations na for the people naman, it's always artistic. So kahit daring siya, there's also, meron siya pa rin lagi artistic factor into it. Justified naman. Yes, justified naman. Sa kailan mo ba sa artistic, pero sa post about sa love life? Ever, sa mga bawal ba sa'yo? Wala. Kasi yung mga class na very important doon, will always have to be a good role model. So bawal dun yung mga getting into illegal activities. Yun lang yung mga bawal. For relationships naman, hindi naman nila. Wala naman evidence sa kanin. Wala mo nila yung community with someone, or nakikita ka sa labas. Wala naman. Basta pa lang bawal yung mga out of wedlock, mga gano'n. Okay. But you're single now? I'm dating someone. Even before, same person since a year ago. Ayun.